guys, ito yung continuation ng video na ginawa ko about sa paggamit ng Photoshop. Ano ba kaiba nung ginagawa ko nito dito sa iba pang mga tutorial sa YouTube? Actually, wala masyok yung kaiba. Pare-pareho na siya. Pero, baka sa kanila na meron kayong magdagdag o may matutunan ko rin sa mga ginagawa ko ito. Lalo na kung baguhan ko talaga sa paggamit ng Photoshop. Kasi kung gumagamit ka ng Photoshop, mas batikan ka na. For sure, alam mo na kung ano. Pero para to doon, sa mga gusto nyo matutunong Photoshop. Sa mga talagang super nag-uumbisa pa lang, or mag-uumbisa pa lang. Ayan. Dito may mga, for panigurado, mga kuha ng ginagamit na tools. So ayan, ngayon, papakita kang maraming mga pang mga tools. Wala, huwag natin pala ganit. Let's start. Start na tayo ulit. Last time, pinakita ko sa inyo kung paano gamitin yung move tool at saka si market tool. So ngayon, man, ipapakita ko sa inyo yung iba pang mga tools kung paano siya gamitin. Hindi naman lahat ng tools ginagamit ko pag nag-edit na dito ang Photoshop. Depende lang yun sa project na ginagawa mo at saka sa in-edit mo. Yung tools na gagamitin mo ay base lang dun sa paggagamitan mo sa mga i-edit mo. So ayan, pakita ko sa inyo muna si Lasso tool. Si Lasso tool, nakikita nyo meron siyang line. Parang ang drawing lang yun. Tapos may lalabas sa kanya ng mga dashed line, which is kapareho ni Marquee Tool na selection siya. Pag kung saan yung may dashed line, doon lang yung part may edit or doon lang yung part kung saan ka pwedeng mag-fill or mag-edit. So tingnan natin sa upon. Tanggalin natin yung lock kay background. Add tayong layer. Yan. Kunyari, lalagyan natin ng fill itong selection na to galing kay Lasso Tool. Pinutin lang natin Alt-Delete para ka shortcut kay fill. Yan. Pansin nyo, siya lang yung nagkaroon ng fill. Yung part lang ang may selection tool. So, ulitin natin si si Lasso Tool. At dito kay Lasso Tool, parang freehand to. Ayan, yung mouse na to. Freehand, ibig sabihin, ikaw yung magdodrawing nung selection na gusto mo mag-draw. Tignan nyo ha. Kanyara, gagawa ko ng kahit anong lang na shape. Kanyara, ganyan, dinadrawing. Magiging selection na siya. So, magkakaroon siya ng selection based doon sa nilagay mong buhay. Paano ba siya gamitin? Select muna natin. Paano siya gamitin? Click mo lang yung left click. Yan, left click. Kailangan nakatingin ka para magagamit mo siya. Depende yung shape. Depende yung selection na mabubuo doon sa ginawa mo. Okay? So, move naman tayo dito kay Polygonal Lasso Tool. Paano naman siya gamit? Yan. Kagaya rin siya ng kay Marquee Tool, naglabas din siya ng mga dashed line or yung selection. Yan. Magkaiba naman dito kay Polygonal Lasso Tool. Sa kanya naman, straight line lang yung ginagawa niya. Although hindi perfect, straight. Depende yung kung saan direction mo siya lalagay. Pero, line lang yung gagawin niya. Hindi siya susunod doon sa paggalaw ng mouse mo kahit hinom. Kailangan one click mo lang siyang gagawin. So, ito. Okay ito pag gusto mo magawa ng square. Perfect square. Yan. Kanyari, square or rectangle. Yan. Kasi itatapok-tapat mo lang sila. Kanyari, ganyan. Square na siya. Or rectangle. Kaiba niya doon kay nauna sa kay Lasso Tool. Sa polygonal tool, ayun na talaga yung ganyan. Hindi siya sumasabay kung sa sumasabay sa galaw ng kamay mo. Kahit dinan mo siya ng left click. Yan, kanyari, nag-click na tayo ng isa. Yan, diba? Nag-click na tayo ng isa. Yan. Kahit anong galaw nito, yan, kahit anong galaw nito, hindi siya nagkakaroon ng linya. Kahit dinan mo si left click, yan. Hindi siya nag-iiwan ng line. Yung bakas kung saan masasinig. Talagang ginagawa niya lang is line. Okay. Pwede mong pindutin yung, kunyari, nakakagawa ko na ng shape na gusto mo. Kunyari, yung ginagawa ko. Yan. Hindi ko alam, nagalaw-galaw pa rin. Pindutin mo na si enter, magbuha ko rin na siya ng selection. Okay? So, isa pa. Dito ay magnetic class of tool. Paano naman gumagagawa? Paano naman gumagawa na si magnetic class of tool? Click natin isa. Pansin nyo, pagka-click ko ng left click, yun ang
create na siya agad ng line. Nang hindi ko na kiniklik yung mouse, kusa na siya. Magnetic to. Ang pagkakaintindi ko rito, ginamit ko to kasi yung magnetic, kung saan dumadaan yung mouse, kung saan mo dinadaan yung mouse, ano, doon nagkakaroon siya ng trace, ano. Ayan yung mga trace na to, yung kung saan masaselect. Tapos pag click ulit to left click, click siya na siya. Or kaya naman, pwede enter. Enter. So, para mas waitin ganyan, testing natin siya ngayon sa isang image. Para siya ganyan. Hanap lang ako ng image. Pwede natin ganyan. Ito, ang image ito, yung ginamit natin sa video nung ano, 1x1 picture. Yan. Pasok natin siya dito. Yan. Okay, lang natin. Mga mas kitang kita. Yan, nandito na itong lalaking ito ngayon. Check lang muna yung oras. Okay, let's go. Yan, kita nyo yung lalaki na yan. Ito na yung nandito tayo, okay? Magnetic na, so good. Yan. Pansin nyo ha, click ko lang siya na isang beses. Isang beses lang, yung left click lang. Yan, yan. Tapos, sinusundan ko na lang yung shape ng tao. Yan. Hindi na ako nung tiklik nyan, sinusundan ko na yung shape ng tao. Yan. So, pagka nagulo ko ng ano, ayun o, pag nagulo ko ng move, magkakagulo-gulo na siya. Kailangan dito, fine yung ano ng kamay mo. Ayun, ang kunyari, nandito ka na sa tenga kanina, nagalaw-galaw. Hindi siya pwede i-ano, i-control Z. Hindi siya pwede i-control Z. So, kailangan dito, ano yung kamay mo yun. Tag dito, okay, okay, fine yung paggalaw. Hindi ka na mag-move kung saan-saan. So, yan, i-select na lang. Ulit, okay, tako ulit. Yan, mag-click lang ako na isang beses, kay left click. Tapos sinusundan ko lang yung image, hindi na ako kumiklik na. Pagka-click ko nung isa, tinanggal ko na yung daliri ko sa F-click. Yan. Tapos trip-click ko na lang ganyan. Remember nyo na kapag ginagamit nyo ito, hindi mo siya pwedeng i-move sa ibang side. Kailangan nyo lang, sinusundan mo lang na trace. Kanyari yan, yung lalaki niya, tinatrace ko lang siya. Hindi ko nang pinipindot yung mouse, dire-diretso lang ang pag-trace. Nagkukusa na yan sa magnetic lasso tool. Kasi yung tinawag na magnetic, kasi natitrace niya yung image. Gusto mong kuha na yun eh. Gaya niya. Dire-diretso lang ako, di ba? Wala akong pinipindot sa mouse. Okay, punta tayo rito. Balik tayo dyan. Yan na. Diba, select natin yung tao ng gamit si magnetic lasso tool. So, okay ba lang dito? Ang hindi lang maganda rito kasi pag kinat mo yung image, hindi na siya smooth. Eh. So, try natin siya i-cut. Dito natin si W para kay Object Selection Tool. W Object Selection Tool. Pwede mong gamitin si W na to. Object Selection Tool na yan. Kapag mayroong selection, right click mo na para makita mo yung option na pwede mong gawin. Okay? Mula kayo mong lasso tool, pumunta tayo dito kay Object Selection Tool. Pag mayroong selection, pwede mo siyang magamit. Paano mo magamit yung mga option? Ganyan, nandito tayo kay Object Selection Tool. Tapos punta tayo dito sa part kung saan mayroong selection. Right click lang natin. Layer via cut natin siya. Ayan, nakat na natin yung image na yung kanina. Ulit. Ito, tingin kayo dito sa right side. Yung rename for editing na layer na to. Meron siyang selection, di ba? Andito ako yung okay, object selection tool. Para magamit ko yung options galing kay magnetic lasso tool na ginawang selection na to. Yung merong dashed line. Pupunta ako kay object selection tool. Kung kasi, pwede mong magawa ng ma-open yung options pag merong selection. Okay, right click. Then, nakikita mo, magpupop up to. Ang gagawin natin is layer via cut. So, nakita natin dito sa layer sa may right side. Pag i-layer via cut natin siya, matatanggal na siya from that layer. Okay, layer via cut natin. Pansin nyo, nagkaroon pa ng isang layer. Ito na yung tao, natanggal na natin siya mula doon sa isang layer pa. Close natin ito. Mapapansin nyo, ayun na siya. Yung image na kinat natin gamit sa magnetic lasso tool. Hindi rin ganun kapulido yung sides niya kasi nga kapag hindi yung kapay mo ay hindi maganda ang ano lagay. Yun, ito okay, ito gaya nito, hindi natin nakatanggal ito. Hindi na siya matrace ng magnetic lasso tool.
Although okay naman yung site kung ano, kung ganito yung pagkano. Kaso, ang problema lang din ng isa kay magnetic lasso tool. Kapag yung image is maraming background, ang kinakalabasan niya, natitrace niya pati yung iba kapag konting mali lang ng galaw ng kamay. Kaya meron pang isang mas magandang tool na gamitin doon. Si pen tool. Halos pareho sila ng function. Yun nga lang, kay pen tool, ikaw yung magde-decide kung saan mo naman sunod na ilalagay yung tinitrace mo. Nakita ko yun sa last video ko sa paggawa ng IT picture using Adobe Photoshop. Pen tool yung ginamit ka na. Ayan, na tayo sa susunod po ulit na tool. Punta naman tayo dito kay Object Selection Tool. So, kay Object Selection Tool naman, ginagamit siya pang select ng object na nandoon sa image. Kung mapapansin nyo dito sa may left, diba, tinutok lang sa kanya, pinakita na ni Adobe Photoshop kung paano siya ginagana. Yan, ganun. So, kailangan merong image kapag gagamitin mo sa Object Selection Tool. So, punta tayo rito. Okay, ano? Inulit, yung ginamit natin sa ano, na image. Yan, try natin dito sa ulo. Yan, dinrag ko lang ha, mula doon sa top, papuntong mga. Tingnan natin kung masaselect. Ayan na, naselect niya. Naselect niya yung ulo. Although, hindi naman perfect. Tingnan mo, mayroon siyang ano rito. Ayan, hindi naselect to. Tapos, dito yung naselect. Ulitin natin. Deselect natin. Control D. Ayan. Select natin ulit itong ulo na mas lamasan. Tingnan natin kung makukuha. Oh, ganun pa rin yung nangyari. So, meron siyang mga naiwan na part na hindi na-trace. Although, yung background natin is a solid color. Yung pag-trace na hindi pa rin siya accurate. So, kung gagamit siya ng pang-select, na tool, mas better pa si Mikey tool kaysa kay Object Selection tool. Pero, pag dito mo dinala siya sa may, tinutong siya dyan, madali nga nakuha yung image. Gagamitin mo lang itong mga to pag solid color ang background. So, ulit, try natin ulit. Mula dito sa top, left click lang, pababa, and masaselect mo na yung image. Yun. Kaso dahil dito sa sobrang dilim na rito, kaya hindi niya na-trace. Ngayon ito na-trace niya na. Ito naman dito ang index dahil sa sobrang dilim na rito, hindi niya ito na-trace. Okay? Pero pag gagamit ka ng kahit anong may selection, ginagamit ko si Object Selection Tool kasi kapag ka mayroong selection, gaya nito, naggaling tayo kay Marquee Tool, yan, may selection na ganyan, pwede ka lang agad mag-right click yan. Pareho kayo kay ito ka na di Object Selection Tool. Pareho sila na pwede mo mag-right click agad, may nalabas. Pero kung na kayo Marquee Tool ka, hindi ko siya lalabas agad. Kung na selection nyo. Kailangan mong palit pupunta. Pero sa CS5 pala yung ganun. Dito pwede. Pag galing kayo Marquee Tool, ay pwede siya agad. Pag may selection, pusa, nalalabas itong araw, nagbago bigla ng tune. Yan, yun ko lang dito napansin. Pwede na pala kagad kahit hindi ka na pumunta kay Object Selection Tool. Basta merong selection kay Photoshop 2020, pwede na kagad. Ayan. Ito na yung mga option. So, mamaya pakita natin kung paano gumagana itong mga to. Okay. Ito naman, next, ano na tayo tool. Kung makikita mo dito naman, kay Quick Selection Tool, sa baba ni Object Selection Tool, meron naman Quick Selection Tool. Maganda rin ito gamitin. Mamamaster mo ito. Ayan, ito yan. Sineselect niya yung image. Dinadrag ko lang yung mouse. Okay, diselect nyo natin. Dinadrag mo lang ito. Click mo yung left click. Drag mo kung baba. Ayan. Okay. Naseselect mo na kagad yung image. Ayan. Meron, kung makikita nyo yung cursor, may nakalagay siyang plus. Pagka pinindot mo yung alt, may lalabas na minus. Yung plus, ibig sabihin na pag nag-drag ko ulit sa mouse nito habang kiniklik mo yung left click, may madadagdag dun sa selection. Pag pinindot mo naman yung alt, habang dinadrag mo yung mouse, o ganyan, may namabawas. So, si plus is an additional selection tool at si minus naman is selection tool. Under kay quick selection tool. Yan. Nakaplus yung mouse. Naselect natin yung image. Minus mo yan. Maganda rin ito gamitin pag kayo nagtitrace ka ng ganito. Lalo pag solid background yung solid color yung background ng isang image. Madali siyang maano. So, ayan. Andan na, diba?
Masalig na natin yung buong image lang kasi solid color siya yung background niya, kaya napakadali lang niya i-trace. So, right click natin ulit, layer via cut. Ayan, kapansin nyo, nakat na natin siya from the background. Okay, di ba? Ayan, hindi nga perfect. Ito may nag-iwan. Test natin. Control J tayo. O, hindi pala natin napansin. So, minus natin yan. Tanggalin natin yan. Pindutin mo lang Alt. Tapos, drag mo lang yung mouse lang. Ayan. Right click natin ulit. Layer via cut. I-remove na natin siya from the layer na to. Nag-bago na tayong layer, which is yung tao na lang sa inyo selection. Maselect natin. Ayan. Okay. Ganda niya, di ba? Mabilis lang, mabilis. Hindi nga lang ganun perfect. Pero pwede na. Kasi kung i-remove mo na lang yung mga ganito, yan. I-remove mo na lang. Mas madali siya. Okay. So, isa pa. Meron pa siya. Magic Wand Tool. So, paano nga naman gamitin ito si Magic Wand Tool? X na. Para hindi nakakaumayhan pa yung picture. Ito. Picture namin. Yun. Pag-click mo lang. Pagka ginamit mo si Magic Wand Tool. Yung color na nasa-select. Pwede nyo mukha. Oh! Ang natatrace nyo lang yung isang color lang. Maganda ito pang gamit ng mga effect-effect sa pag-i-edit eh. Oh! Yun, isang, yung nasa select nyo lang is yung color na may ano, may isang highlight. Kung kunyari, dito ka sa part na ito na gano'n, na click. Basta select nyo lang yung image na may ganyan na. So, anong kinaganda nito kung mag-edit siya? Maganda ito kung mag-edit siya. Click natin dito. Yan. Naselect nyo lang yung part na yan. Pakita ko lang. Yung part lang ng highlights itong, sa mukha nitong babaeng to. Yan. Ayun yung nakuha. Ibig sabihin niya, meron silang same quality nung ano, nung color, kaya ayun lang yung na-select sa mukha niya. Tingnan natin kung ano yung itsura. Gagawa natin siya ng parang silhouette lang or vector lang. Alt Control Delete. Let ano, may tao. Ayun. Naglagay tayo ng kulay black. So, ayun. Pag gusto mo mag-edit ng ganyan, gusto mong kuhanin ngayon yung parang kakaibang itsura lang, magsiselect ka lang. I-select mo naman itong kapila. Ayan. Tapos gusto mo, lagyan mo naman siya ng color red. Alt delete lang ulit. Ayan. Nakita mo, may nakuha ka ng ganyan itsura. So, ganun may ipagamit yan. Kay 1-2. Masiselect mo na mayroong highlighted color na papareho dun. Dun sa image na sineselect mo. Masalik na yun. Ready ka. Oh, masalik na rin yan. Kung mapapasin nyo, yan, sinalik natin na yan. Ayun, no, siya lang yung sinalik niya, yung puti. Pagkakanalik mo siya dun sa part ng na kahit saan doon sa image, isa-select na yung halos kapareho lang dun ng area na yan. Ayun. Halos magkakapareho ng shade. Diba? Tingnan natin na na. Later. Pwede dito yung mga option nyo dyan. Meron dito para mapaismooth mo yung ano, mapaismooth mo yung nilagay mo ano, feel. O, ganun. Ito pa akong klase dito. Malungkot. Try naman natin dito sa mas madilim na part. Dito ako siya kinlink, pero hindi na select. Dahil masyado ng dark, hindi na siguro niya kaya interest. Yun. Pag isusum mo pa siya, pwede. Ayan. Pag super sum mo, alam mo, may super sum siya pa naman sila. So, ayan. Lipat na tayo. Next na natin ulit ito.